Ma'am, she is already here. Let her in, Shai. I am now in my office, when Shai, my secretary informed me that my expected arrive already. Good morning, Mrs. Duffield. Good morning, Hemira. It's nice to see you. Balikbati ni Veronica kay Hemira matapos makipagbeso dito. Napagpasyahan na ni Hemira na bumalik na ng Manila upang gumawa ng hakbang para paghiwalayin sina Sebastian at Phoebe. Nakita kasi niya na wala siyang magagawa kung mananatili pa siya sa isla, na iwan sa isla ang mag-asawa. Nagpa siya kasi ang lolo at lola ni Sebastian na samahan siya pabalik ng Manila dahil sa pag-aakala ng mga ito na hindi pa maayos ang kalagayan niya. I was called by your secretary yesterday that you want to see me. What can I do for Miss Hemira? Nakangiting sabi ni Veronica. Thank you for coming. Now I will go straight to the point. What I want from you, seryosong sabi ni Hemira. I want you to help me to separate Sebastian and Phoebe, diretsong sabi ni Hemira. What do you mean by separate, Hemira? I want to destroy their relationship. Sebastian is mine, galit at seryosong sabi ni Hemira. And why you think that I will help you to destroy their relationship? Phoebe is my daughter, if ever you forget. Nakataas kilay na sabi ni Veronica. Gusto niya ang ideyang paghiwalayin si Sebastian at ang maldita niyang anak na hilaw, pero bago siya pumayag sa gusto ni Hemira, gusto muna niyang malaman kung may alam ito sa totoong sitwasyon nila. Let just say I know everything about Phoebe and your family, nakangiting sabi ni Hemira. Enlighten me. I know everything about Phoebe and your family, Mrs. Duffield. Okay, I know na hindi mo totoong anak si Phoebe, that she is your sister's daughter, confident na sabi ni Hemira. How did you know that? Takang tanong ni Veronica. Ano ang alam ni Hemira sa pamilya niya? Let's say I have all the means to know all about Phoebe. If you want me to help you, you have to tell me everything you know, or else don't expect anything from me, matapang na sabi ni Veronica. Gusto niyang malaman ang lahat-lahat ng alam ni Hemira.at kung paano nito nalaman ang lahat. Okay, remember at the party of Sebastian's grandparents, nabanggit nila na nagpunta siya ng Italy. Yes, what about it? Veronica, he lied to Phoebe, hindi siya pumunta doon for business trip, he went there to meet Valerie, your sister. Apparently Sebastian make his own investigations about Phoebe, and he found out everything he needs to know, and his plan is to tell everything to Phoebe, and reunite the mother to her daughter. No, hindi niya pwedeng gawin yun, Phoebe know I am her mother, and that Valerie was already dead, galit na sabi ni Veronica. Kaya pala nagkalakas na ng loob ang kapatid niya na bumalik dito, dahil sa suporta na nakukuha nito ngayon kay Sebastian. Hindi mo mapipigilan si Sebastian sa lahat ng gusto niyang gawin. Trust me when he say he will really do, payo ni Hemira kay Veronica. Not when I'm here, I won't let Valerie and Phoebe be happy. I will make sure the two of them will suffer for breaking my family, galit na sabi ni Veronica. That's why kailangan natin magtulungan, tutulungan kitang huwag maging masaya si Phoebe at si Valerie, tulungan mo naman akong makuha ulit si Sebastian kay Phoebe, sabi ni Hemira. Yes, I will help you by all means, nakangiting sabi ni Veronica. Good, nakangiting sabi din ni Hemira, this time dalawa na silang magpapahirap sa buhay ni Phoebe. May plano ka na ba? Tanong ni Veronica. I have several plans, but do you have any suggestion? Tanong ni Hemira. If you can destroy Phoebe trust to Sebastian, it will be easy for you to destroy their relationship. Trust is the most important for Phoebe, kapag nawala yun mahihirapan na itong ibalik pa. I can check on that, but for the meantime, I want to celebrate for our new friendship. Nagsali ng wine sa dalawang baso si Hemira at binigyan si Veronica. This is it, Phoebe. I will make sure you will live in miserable. Finally, you're back. Tuwang-tuwa na sabi ni Margie.na kababalik lang ni Phoebe sa studio kung saan co-owner sila ni Margie. Yes, sorry kung naiwan kita dito. Isang linggo din sila nagstay sa Isla Margot, kaya alam niya na marami siyang nap-ending na trabaho. Huwag ka nang mag-feeling guilty dyan. Mrs. Davis, alam ko naman na nag-enjoy ka, halata sa itsura mo, oh.
Blumang na blumang, pang-aaser ni Margie kay Phoebe. Huwag ka mag-umpisa dyan, Margie. Alam ko marami ka rin ikukwento sa akin tungkol sa inyo ni Edison, ganting asar ni Phoebe kay Margie. Hay nako, saka na yun, meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Kanina si Ivory naka-receive ng tawag galing sa secretary ni Hemira, at nanghihingi siya ng meeting sa atin, nakangiting sabi ni Margie. Iyan na siguro yung sinasabi niya na kukunin niya tayong photographer, para sa ilalabas niyang clothing magazine, seryosong sabi ni Phoebe. So kukunin natin ang trabaho. It sounded you don't like to take it, tak ang tanong ni Phoebe. Kahit siya pa ang nagligtas sa'yo, duda pa rin ako sa babaeng iyan. Margie, we are professionals. So dapat let's separate work to personal issues, malumanay na sabi ni Phoebe, okay. Ako Phoebe, tigil-tigilan mo ako sa kabaitan mong yan, baka mamaya may pinaplano yung babaeng yan sa'yo, at sa relasyon nyo ni Sebastian, pagpapaalala ni Margie sa best friend. I'm not kind, Margie, I'm just giving her the benefit of doubt, and you know na kaya kong ipaglaban ang sarili ko, kung alam kong inaapi na ako, seryosong sabi ni Phoebe. Oo, marunong ka nga, pero sa nanay at tatay mo hindi. Because they are still my parents, and I respect them no matter what they done to me. Kahit minsan hindi na tama yung ginagawa nila sa'yo, yung respeto mo sa kanila di pa rin mawala, minsan nagtataka na ako kung magulang mo ba sila. Lalo na yung impakta mong nanay, grabe kung apihin ka kahit noong bata ka pa, buti na lang nung mga panahon na yun, okay pa kayo ng daddy mo, tapos nandyan pa si Tita Valerie mo, magkaibigan na sila noon pa ni Phoebe, kaya alam lahat ni Margie ang tungkol kay Phoebe. I miss my daddy, I mean the old one. When he was my sweet loving protective daddy. And especially my Tita Mommy Valerie. I wish na buhay pa siya, malungkot na sabi ni Phoebe. Uy, ihawag ka nga magsenti dyan, o ano, magpapaset na ba ako ng meeting sa Hemirilim na yan? Tanong ni Margie. Yes, let's see what business we can get to her. Okay, sabi mo eh. Sana lang tama yung maging desisyon mo, sabi ni Margie. Ready ka na ba sa meeting natin? Tanong ni Margie kay Phoebe. Oo naman, wala naman dapat akong ipag-alala, diba? Nakangiting sabi ni Phoebe kay Margie. Ngayon kasi sila magma-meeting with Hemira. And after nung umalis si Hemira sa isla Thats 1 week ago, ngayon niya lang ulit makikita ang dalaga. Ma'am Phoebe, Ma'am Margie, nasa meeting room na po si Miss Hemira, pag-iimporma ni Ivory sa dalawa. Okay Ivory, thank you, prepare drinks for the meeting, sabi ni Phoebe, yes ma'am. After utusan si Ivory, pumunta na ang dalawa sa meeting room. Nagulat si Phoebe pagkakita sa suot ni Hemira. Party o meeting ba ang pupuntahan natin? Di mapigilan sabi ni Margie kay Phoebe. Quiet Margie, baka marinig ka niya, saway ni Phoebe sa best friend niya. Parang nahiya yata ako sa suot ko sa suot niya, pang-aaser na sabi ni Margie. Hi Hemira, bati ni Phoebe kay Hemira, bumeso naman sa kanya ang huli. It's nice to see you Phoebe, ganting bati ni Hemira. Me too Hemira.by the way this Margie Balderrama, she is my co-owner here, pakilala ni Phoebe kay Margie. Nice to meet you Margie. Nakipagkamay ito kay Margie. Same here Hemira. So let's start the meeting, sabi ni Hemira. Okay, sabi ni Margie. So I think nasabihan ka na nila. Why I am here, I will publish a fashion magazine. And I want your company to handle the photoshoot, panimula ni Hemira. Yes Margie told me about your proposal. But I want to know your concept about your magazines. The concept is glamour, it will feature swimswears, gowns and glitter wheelswears, yours and suits. We will be having the photo shoot in Palawan for the swimswears and for the gowns. And suits it will be in my farmhouse in Baguio. Okay, that will be two locations. Yes don't worry about the budget. I will handle everything all expenses, pagmamayabang ni Hemira. Of course we expect that to you, pangasar na sabi ni Margie, naiabangan ito kay Hemira. How many models you will have for this magazine? Seryosong sabi ni Phoebe. I will be having 3 female and 3 males. All are supermodels, but I will be also in photoshoot, dahil tatlo sa creation ko ay ako ang magmo-model with my partner, nakangiting sabi ni Hemira.
So hindi ka lang designer model ka rin, nakataas kilay sabi ni Marjay. Yes, I always do that lalo na kapag sobrang pinaghirapan ko yung isang damit, of course I will save the best for me, nakangiting sabi pa rin ni Hemira. Of course you deserve the best, sabi naman ni Phoebe. At dahil doon kailangan ko din best male partner, ngumiti ito na parang nag-aasar. I guess you hired a very famous celebrity or model for it, sabi ni Margie. Loko to kung makangiti, akala mo e inaasar pa kami, sabi ni Margie sa isip niya. No, I didn't hire a celebrity or model, hindi na kailangan, I get it free. Ask me who, sabi ni Hemira. You will shock Phoebe, who is the model. Kailangan pa ba namin tanungin, but di mo na lang sabihin. Ang dami mo pang arte, inis na sabi ni Margie. Ang daming alam nitong Hemira na ta. Siniko naman ni Phoebe si Margie, para tumigil ito at pinanglakihan ng mata. Hindi ko alam na nakakatawa ka pala Margie, okay sasabihin ko na. Ang makakapartner ko is none other than Sebastian Davis, masayang sabi ni Hemira. Si Sebastian, gulat na sabi ni Phoebe. Hindi naman model ang asawa mo, di ba Phoebe? Gulat din sabi ni Margie. Yes, si Sebastian your husband Phoebe. And to answer your question Margie, hindi kailangan ni Sebastian maging model, para makapartner ko sa photoshoot, he done it before to me, so nothing new here, paliwanag ni Hemira. Umayag siya, di makapaniwalang sabi ni Phoebe, wala kasi sa karakter ng asawa ang mga ganun bagay. As far as I know yes. I in fact bago ako pumunta dito, pinuntahan ko muna siya, para kausapin about this, and I'm so happy na pumayag siya, hindi talaga ako matitiis ni Sebastian sabi ni Hemira. Pinuntahan niya yung asawa mo, at kinausap ng ganyan ang suot, na halos lumabas na yung dibdib niya, bulong na sabi ni Margie kay Phoebe. Is there any problem Phoebe? Ayaw mo ba na makapartner ko si Sebastian? Tanong ni Hemira kay Phoebe. Obvious ba? Kailangan mo pa bang utanong yan? Mahinang sabi ni Margie. Excuse me, can you repeat what you said? Hindi ko kasi narinig, nakakunot noong tanong ni Hemira. Ang sabi ko kung pumayag na si Sebastian, e ano pa bang magagawa nitong si Phoebe? Trabaho lang naman yan diba? Paliwanag ni Margie. Yes of course only work, nakangiting sabi ni Hemira, it will be the beginning of my plan Phoebe. Pumayag siya, bakit? Very unusual for him, tanong ni Phoebe sa sarili niya. Siniko naman siya ni Margie, para makuha ang atensyon niya, kanina pa kasi siya tahimik. So make a contract and a proposal about this, and send it as soon as possible on my office, para masimulan natin agad ang project na ito, remember money is not an issue for this. And I want the best for this, sabi ni Hemira. Of course, I will let Migo handle your photoshoot, he is my best photographer, alanganin sabi ni Phoebe. Wait, akala ko ikaw ang magiging photographer namin. Kunot noong sabi ni Hemira. I want to, kaya lang meron akong prior project sa Elite, and mas nauna sila. Pero don't worry Migo was good at it, paliwanag ni Phoebe. No, I want you the photographer, at least kahit sakin and Sebastian, I want the best. Kaya nga ikaw ang kinuha ko to be the photographer. Tapos hindi ikaw ang mag-handle nito. Siguro naman gusto mong makita kung paano mag-model ang asawa mo, Matt Array na sabi ni Hemira. Abat nagmamol dito na yata itong babaeng ta, tika na sabi ni Margie. Margie, saway ni Phoebe kay Margie. I will check on it, I will fix my schedule kahit yung sa inyo lang ni Sebastian, malumanay na sabi ni Phoebe. Good, I expect you to handle it personally. Cause it's important to me. Yes of course Hemira. I always want the best for my creation and for myself, I heard good compliment about you the last time you did something for Elite, so I expect this will be easy job for you Phoebe, nakangiting sabi ni Hemira na animo na nga aser. We will handle it very well Hemira, kung nagawa namin na ma-impress ang Elite, which is a very prestige magazine around the world, so why not ang gagawin namin sayo, you don't have to worry. Just give me the details about the location. And my team will make a visit on it, to check and give you the possible exact place, where we will do the pictorial, seryosong sabi ni Phoebe. Oh one point Phoebe, ganyan nga laban kung laban te, paiyakan o bruha, sabi ni Margie sa isip niya.
Of course, Phoebe, I will let my secretary to coordinate with your team about the location, and you can charge to me the expenses they will have when they do the research, sabi ni Himira. You don't need to worry yourself regarding that, because we have the budget for that, mayabang na sabi ni Margie. Okay.so just send me the draft and your proposal when you're ready. But I want it to start 2 weeks from now, the pictorial. Okay, just give me a week and then you will receive the draft and the estimate report on it, nakangiting sabi ni Phoebe. So I guess that's it. I'm looking forward to work with you, Phoebe. Tumayo na ito sa upuan niya. Me too, Himira. So I will go now. I still have another meeting need to attend ta. It's nice to see you again, Phoebe. And nice meeting you, Margie, nakangiting sabi ni Himira. Same here, Himira, sabi naman ni Margie. Hinatid ng magkaibigan si Himira palabas ng meeting room, from there tuluyan nang umalis ang huli. Bakit wala sa research ko ang kaabangan sa profile ng babaeng yan? Asar na sabi ni Margie. Don't worry about the expenses, I will handle it all, money will not be an issue here, gaya ni Margie sa sinabi ni Himira, pati ang boses nito ay ginaya niya. Natawa naman si Phoebe sa ginawa ng kaibigan. Pero seriously, pumayag ang asawa mo na maging model niya. Wala sa personality ng asawa mo ang gagawa ng bagay na iyon, di makapaniwalang sabi ni Margie. Even me di makapaniwala na gagawin ni Sebastian yun, halos gusto nga niya na mawala kami sa limelight para ma-retain namin ang privacy namin, paliwanag ni Phoebe sa kaibigan. There must be very close at I'm sure, may ginawa yung babaeng yan, ngayon ko pa lang siya nakilala pero ayaw ko na sa kanya, mataray na sabi ni Margie. You have to like her, because we will be working with her, nakangiting sabi ni Phoebe. Seryoso ako, Phoebe, hindi ko siya gusto, and isa pa ganyan siya pumunta at nakipag-usap sa asawa mo, ganun yung suot niya. Ano, escort girl? Sabi ni Margie, di pa rin ito makamove on sa suot ni Himira. Watch your word, Margie. I think ganun talaga siya manamit. For several times na nagkakasama kami, she loves showing skin more, sabi ni Phoebe. Okay, she loves showing skin more. Pero hello business ang pag-uusapan, magsusuot ka ng ganun kadiring, litaw ang harap pati likod din. Edi siya na ang sexy at maganda ang katawan. Siya na ang nanalo, sarcastic na sabi ni Margie. Samantala sa sasakyan naman ni Himira. I know na intimidate ka sa akin, Phoebe, lalo nang sinabi ko na napapayag ko si Sebastian to model for me. Flashback. Hi, Shiloh. I want to see Sebastian, masayang sabi ni Himira. She went straight to Sebastian's office, kahit pa hindi pa sinasabi ni Shiloh na pwede siyang pumasok. Pagkabukas niya ng office ni Sebastian, ay kakatapos lang nito makipag-usap sa telephone. Nakasunod naman agad sa kanya si Shiloh, na noon ay natatarante sa biglang pagpasok ni Himira sa opisina ng amo niya. Hi Sebastian, masayang bati ni Himira na dirderetsyong lumapit kay Sebastian para makipagbeso. Sir, I'm sorry, hindi ko po napigilan si Ma'am Himira to enter your office, hingin pa umanhin ni Shiloh sa amo. And why you will stop me on coming to Sebastian office? Mataray na sabi ni Himira. It's my instruction that she should not let anyone to enter my office, unless we have the meeting or I tell that person to enter my office, she's just obeying my rules, anyway Shiloh, it's fine that you can return on your table. Okay sir, matapos nun ay umalis na si Shiloh. So now I'm not allowed to go directly to your office. Nakataas ng kilay na sabi ni Himira. Dati kasi every time she want to see Sebastian, she will just go straight at his office, without asking permission to enter his office. My rules are still the same as before, Himira, ikaw lang ang di nagfa-follow nun. You always have the habit of entering here, whenever you want to. Pagsabi noon ay umupo na ito sa upuan niya, at nag-umpisa na magbasa ng mga documents na nasa table nito. You know me, I hate rules, nakangiting sabi ni Himira. What you brings here, Himira? Ang mga mata pa rin ni Sebastian ay nakatingin sa mga binabasa. Hindi mo lang ba ako kukumustahin? Kung okay na ba yung mga paa at braso ko? Nagtatampong sabi ni Himira. I know you're okay now, Himira. Your nurse was always giving me updates about you. And as I can see, you're very, very well. Cause you can even now wear heels.
sabi ni Sebastian. Kahit hindi niya dinadalaw ang dalaga, siniguro naman niya na alam niya ang kalagayan nito. After all, Hamir is still his friend, a younger sister. Okay, thanks for your concern, Matare, na sabi nito. Now tell me what brings you here. I want to claim my prize now for winning the race, masiglang sabi ni Hemira. Say it, naiinip na sabi ni Sebastian. I want you to be my model for my magazine, straight na sabi ni Hemira. What? Gulat na sabi ni Sebastian, na ibaba niya ng tuluyan ang binabasa at napatingin kay Hemira. Now I get your attention, kahit kasi kaharap siya ni Sebastian, ay sa mga binabasa naman ito nakafocus. I'm serious with what I tell you. I want my prize to be you as my model, only for few clothes please. This is important to me. I will be your counterpart on it, malumanay na sabi ni Hemira. No, magsabi ka ng ibang prize, wag lang ito. I can't do that, seryosong sabi ni Sebastian. But this is I want dot and nagawa mo na dati sa akin yan. And that will be the last, Hemira. I will not repeat that. Nawalan ka lang ng model that time, kaya napapayag mo ako dot but not this time, sabi ni Sebastian bigla kasing di sum iput ang main model noon ni Hemira dot and that time it's her biggest fashion show, kaya naman para di mapahiya si Hemira ay pumayag siya na magmodel ng ilang damit dito, pati nga si Edison ay nagmodel din noon. Please Sebastian, this is also important to me, this will be my biggest project after that big fashion show. Find another model, I can't, final na sabi ni Sebastian. Okay, I will just tell to Lolo and Holmini na ayaw mo sa gusto kong prize. You all promise that whatever prize I want, you will grant, especially you. Now I decided what I want, you don't want to grant it, malungkot na sabi nito. Because it's unreasonable, malumanay na sabi ni Sebastian. I will not accept any prize than this and that. I will tell to Lolo and Holmini. They are asking already about this dot and I know they will not be happy to hear na tinanggihan mo ako, malungkot na sabi ni Hemira. You really find ways para mangyari ang gusto mo, you're unbelievable, Hemira, di makapaniwalang sabi ni Sebastian, alam ni Hemira laruin ang mga barahan niya. You know me, Sebastian, nakangiting sabi ni Hemira. Okay, I will do it, just don't disturb my grandparents because of it, sukong sabi ni Sebastian. Yes, thank you, nakangiting sabi ni Hemira. She knows that kapag ang grandparents na ni Sebastian ang ginamit niya, hindi na ito makakatanggi sa kanya. His grandparents was very important to Sebastian. And now that she talked to Phoebe about the photoshoot, her plans will be executed. She will make sure that Phoebe will be scattered into pieces after this. Sebastian, what brings you here? Gulat na sabi ni Leonardo pagpasok ni Sebastian sa opisina niya. Kanina iniform siya ng secretary niya, na nagpaset ng meeting sa kanya ang son-in-law niya. Wala naman siyang ideya kung bakit ito biglang nagpatawag ng meeting, as far as he knows okay naman ang business venture nila ng mga Davies. I want to discuss an important matters to you sir, seryosong sabi ni Sebastian. It looks very important based on your face, have a seat then, sabi ni Leonardo. Umupo naman si Sebastian sa upuan, itinuro ni Leonardo. Magkaharap na ngayon habang nakaupo ang dalawa. So what's it's all about? It's about Phoebe sir, seryosong sabi ni Sebastian. What about my daughter? Does something happen to her? Takang tanong ni Leonardo. Bigla siyang nakaramdam ng pag-alala sa anak. I'll get to the point sir, panimulan ni Sebastian. Call me dad, you're my daughter's husband now. So it means you my son also, pag-i-interrupt ni Leonardo kay Sebastian. Sorry dad, back to what I want to say. The last time we visited your house there, things that happened that it should not happen. I witnessed how you and Phoebe mom treat her and I don't like what I saw. I got curious kung bakit ganun nyo siya ay trato, kaya nag-hire ako ng private investigator, para malaman ang lahat, and I got this. Iniabot ni Sebastian ang isang folder na naglalaman ng lahat ng resulta ng nangyaring investigasyon. Pinasa naman ni Leonardo ang laman ng folder. Does she know already? Tanong ni Leonardo kay Sebastian, matapos basahin ang laman ng folder. Not yet but I'm going to tell her the whole truth. And I believe she deserved that, seryosong sabi ni Sebastian. I know,
Dapat noon ko pa sinabi sa kanya, there are things happened in the past, na pinagsisihan ko including listening to my wife, about this involving Phoebe and Valerie, I was blind by my anger with Valerie, resulting making Phoebe suffer in the action she didn't even commit, malungkot na sabi ni Leonardo. Matagal ko nang pinag-isipan na sabihin sa kanya ang lahat. I was just looking for the time, lalo na ngayon na nandito na si Valerie, dagdag pa ni Leonardo. Sorry for this dad, but I was the one who convinced Mama Valerie to go back here to tell the truth to Phoebe. Hindi mo kailangan mag-sorry, Aho. You did the right thing na dapat matagal ko nang ginawa. Sana hindi ngayon galit sa akin si Valerie, at sana hindi ako ngayon nagkakaroon ng agam-agam kung ano ang magiging reaksyon ni Phoebe sa oras na malaman niya ang lahat. It will definitely break her heart, but I assure you I will be there for her when that time comes, sabi ni Sebastian kay Leonardo. I'm glad to hear that, when you plan to tell her. After this dad I will set now a day anytime this week, para magkita na si Phoebe and Mama Valerie. The sooner we tell her, the better I think she will accept it, we should not hide anything now to her, the reason why I didn't tell her yet, was because I want to meet you first. And tell you what my plan, is because after all, you steal her father and mommy Veronica steal her mom, paliwanag ni Sebastian kay Leonardo. Just tell me when and where I'm willing to be there. When you will tell her, also want her to hear my explanation. What about your wife, Dad? I know she won't like it but no need to worry about her. I will handle her. Alam ni Leonardo na tututulan ni Veronica ang balak na ito ni Sebastian, kaya hindi na nito kailangan pamalaman ang mga balak nila, saka na lamang niya sasabihin kapag natapos na nilang sabihin kay Phoebe ang lahat. Samantala sa labas ng opisina ni Leonardo, where is my husband? Tanong ni Veronica, meron kasi siyang gustong itanong kay Leonardo. Simula nang dumating si Valerie dito sa Pinas, ay napagdesisyunan na ni Veronica na pumasok ulit sa opisina ng business nila, para mabantayan ang asawa, at mapigilan kung anuman ang balak ni Valerie sa pamilya niya. Nasa loob po ma'am pero kausap po niya ngayon si Mr. Davis, nakangiting sabi ng secretary ni Leonardo. Mr. Davis, nakataas kilay na tanong ni Veronica. Yes ma'am, your son-in-law. Nandito si Sebastian. Bakit? Sabi ni Veronica sa isip niya. Gaano nakatagal sa loob si Sebastian? I think more than 10 minutes na po. Actually this morning lang po nagpaset ng meeting si Mr. Davis. He was lucky that sir don't have any meetings today. Mukha pong urgent ang pag-uusapan nila based on the call I'll receive from Mr. Davis. Paliwanag ng secretary kay Veronica. Okay, I guess babalik na lang ako mamaya. And please don't let my husband know na dumaan ako dito, gusto ko kasi sana siyang i-surprise. I guess I will do that later, nakangiting sabi ni Veronica. Okay ma'am, no problem. Pagkatapos makipag-usap sa secretary ay pumunta na si Veronica sa opisina niya, at kinuha agad ang cellphone niya. Hello, medyo galit na sabi ni Veronica. Hello there Tita Veronica, you sounded angry, sabi ni Himira sa kabilang linya. Sebastian is currently having a meeting with my husband, I think they are planning now about reuniting Phoebe and my sister. You have to do your plans now before they will ruin it, pinipigilan ni Veronica ang galit niya. Relax, everything is under my control, kalmadong sabi ni Himira. Relax, how can I do that with the possibility that any moment ay masisira na ang pamilya ko, because my little sister was decided to go back in the country, sarcastic na sabi ni Veronica. Hindi magagawan sabihin ni Sebastian kay Phoebe ang lahat, dahil magiging busy silang dalawa sa photoshoot ko. Ako ang magsasabi sa kanya ng katotohanan, kung saan sisiguraduhin kung mapapahiya siya ng husto, kaya just relax and let me handle this, sabi ni Himira kay Veronica. Make sure you will make her life a living miserable, seryosong sabi ni Veronica, I will, nakangiting sabi ni Himira. So ngayon alam na ng daddy ni Phoebe ang plano mo, what is your next move? Tanong ni Edison kay Sebastian. Matapos makipag-usap ni Sebastian kay Leonardo, ay dumiretso na ito sa bahay nila ng asawa. Set the date para magkita sina Mama Valerie and Phoebe. But what occupied me now is the photoshoot that Himira asked me to do,
seryosong sabi ni Sebastian. Alam mo yan nga rin ang gusto kong itanong sa iyo, bakit mo tinanggap ang isang yung? Yes, you done it once to her, pero to the second time it's not you pare, di makapaniwalang sabi ni Edison. I have no choice, iyon ang hinihingi niyang prize sa pagkapanalo niya sa race, sabi ni Sebastian. Which in reality na hindi naman niya naipanalo, dismayadong sabi ni Edison. But I have to honor what we promised to her. Kaya kesa sa istorbuhin pa niya ang grandparents ko, because of this pagbibigyan ko na lang siya, sabi ni Sebastian. I still want to dig up regarding that accident in Isla Margat. I think mayroon mali sa nangyari, hindi kasi kumbansido si Edison na aksidente lang ang nangyari, lalo na nang malaman niya na walang nangyaring pinsala kay Shadow Dot ang kabayong sinakyan ni Hemira. I'm letting Manggoyong to do the investigation, pero sa ngayon I have to keep it secret, dahil ayaw ko bigyan ng pagkakataon si Hemira na magawa ng paraan, para matakasan niya ang kasalanan niya, kung sakaling hindi nga aksidente ang nangyari, na pag-alaman na kasi nila na si Hemira lang ang sumasakay kay Shadow, simula nang madala sa kanila ang kabayo. I still hope she didn't do it on purpose after all pamilya na ninyo siya. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, ang obsesyon niya sa'yo, seryosong sabi ni Edison. Dahil best friend na niya noon pa si Sebastian, alam din niya kung gaano kalapit si Sebastian at Hemira noon. I think kasalanan ko din kung bakit siya nagkaganyan, I let her to depend in me most of the time. At dahil ngayon nawawalan ka na ng panahon sa kanya, ay gumagawa siya ng paraan para makuha ulit ang atensyon mo, na hindi naman dapat. You better teach her to be mature now, whether you like it or not magiging problema mo si Hemira, or should I say kayong mag-asawa, kapag nagpatuloy siyang ganyan, seryosong advice ni Edison. I know that, malungkot na sabi ni Sebastian, ayaw niyang magkaroon sila ng problema ni Hemira, dahil kapatid na ang turing niya dito, pero mas ayaw naman niyang magkaroon sila ng problema ng asawa. Where is the real mom now? Tanong ni Edison. Nasa rest house ko sa Tagaytay. Sinong nasa rest house mo? Biglang tanong ni Phoebe, kararating lang niya galing opisina niya. Ah, it's Lolo and Lola. Akala ko bumalik na sila ng Korea. Ang pagkakaalam niya matapos umalis ng Isla Margat, ay bumalik na ang mga ito sa Korea. They go there before they left to check the place, sabi ni Sebastian. Okay, hi Edison, lumapit si Phoebe kay Edison para makipagbeso. Hi Phoebe, nice to see you. Nakangiting sabi ni Edison. Me too, lumapit na si Phoebe sa asawa, pagkalapit ay hinalikan siya nito agad sa labi. Hey, Edison is here, hiyang sabi ni Phoebe. Don't mind him, sabi ni Sebastian na hinalikan ulit ang asawa. Tumigil ka nga dyan, pinutol ni Phoebe ang halik ng asawa. Why you're early today? 3 PM pa lang kasi usually umuwi ang asawa niya ng 5 PM or 6 PM. I'm the boss so I can go home in any time I want, sabi ni Sebastian. Very funny Mr. Davis, sabay hampas sa braso ni Sebastian. We don't have any schedule meeting ngayon, kaya nakauwi ng maaga. And this guy needs some rest dahil mapapasabak siya sa matinding photoshoot, toksong sabi ni Edison sabay tawa. Sige lang asarin mo lang ako, at baka maisipan kong sabihin kay Hemira na kunin ka din, asar na sabi ni Sebastian. No way, ikaw na lang mag-isa at isa alam mo naman na di ko kasando yung isang yun. Which make me wonder why. By the way you're early to wife, tanong ni Sebastian kay Phoebe. I just have one meeting and it's with Hemira, after that wala naman trabaho sa opisina, kaya I decided to go home. What about Hemira? Takang tanong ni Edison sabay tumingin ng makahulugan kay Sebastian na sumeryoso na ang mukha. She want us to be the official photographer for her magazine, sabi ni Phoebe na dinapansin na nagseryoso na ang mga mukha ng dalawang lalaki sa harap niya. And you accept it? Tanong ni Sebastian sa asawa. Yes, wala naman akong nakikitang problema, para hindi tanggapin. Ang di ko lang maintindihan, she keeps on insisting, na ako dapat daw ang mag-handle ng lahat ng photoshoot for that magazine. She don't want other photographer, sabi ni Phoebe, kanina pa niya iniisip kung bakit ayaw ni Hemira hindi siya ang maging photographer, lahat naman ng photographer niya sa company niya ay magagaling.
maybe because she knows you're the best at it and knowing him that she always want the best for her creation, sabi ni Edison, pero may duda siya sa intensyon ni Himera. That's what she's telling the whole meeting. Masanay ka na sa ganun niyang attitude, sabi ni Sebastian. By the way, you didn't told me na nagmamodel ka pala. May halong tampo sa boses ni Phoebe. Hey, why it sounded different? Just don't have no choice that ito yung price na gusto niya. Alam mo naman na pinanggako namin nila lolo at lola sa kanya yun, paliwanag ni Sebastian sa asawa na inakbayan niya. That explain why she got you? It's okay with me. After all, we owe this one to her. Nakangiting sabi ni Phoebe. So Edison, you want to stay to have dinner with us? I plan to cook something for dinner. Tanong ni Phoebe kay Edison. You can cook. Di makapaniwalang sabi ni Edison. Yes, she can. And I tell you, she is the best, especially her Italian dish. Pagmamalaking sabi ni Sebastian, ilang beses na rin siyang pinagluto ng asawa. Surprisingly, Edison, I can cook. Nakangiting sabi ni Phoebe. Ito yung bonding time namin ni Tita Valerie, when she is still alive, malungkot na sabi ni Phoebe. Muling nagkatingingan ang dalawang lalaki. I will stay for dinner. It will be my pleasure to taste the one you will cook, sabi ni Edison. Good. So iiwanan ko muna kayo.